Ano nga ba ang nagpapayaman sa isang bayan? Ang mga tao ba? O ang mga kultura? O ito ba ay kombinasyon ng maraming bagay? Sa karamihan, ang estado ng yaman sa antas ng lungsod ay ginsinusukat sa domestic product nito. Ang iba naman ay sinusukat sa total asset o ari-arian ng isang bayan o lungsod. Ayon sa Annual Commission on Audit Report, ang Pilipinas ay mayroong 1,487 na munisipalidad, 81 na probinsya at 147 na lungsod. Sa video na nga na ito ay malalaman ninyo kung ano-ano ang mga pinakamayayamang lungsod, probinsya at munisipalidad dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa comment section. Maraming salamat! Sa ikatlong sunod na taon, lumabas ang Quezon City bilang pinakamayamang lungsod sa bansa ayon sa 2022 Commission on Audit Annual Financial Report. Ang Quezon City sa nangungunang pwesto ay nag-ulat ng kabuuang asset ng 443,406 bilyong piso para sa 2022 hanggang 7.6 bilyon na mas mababa kaysa sa 451,007 bilyong piso na idiniklara nito noong 2021. Ang Davao City ang nangungunang lungsod sa Mindanao. Sa 81 probinsyang sakop ng COA report, ang Cebu ang tinanghal na pinakamayamang probinsya na may 235,738 bilyong piso, idinaklarang asset noong 2022 na tumaas ng 20.47 bilyong piso kumpara noong 2021, na natiling pare-pareho ang ranking ng Cebu, Rizal, Batangas at Davao de Oro sa standing noong nakaraang taon. Samantalang, may mga pagbabago sa ranking ng iba pang probinsya. Inakyat ng Ilocos Sur ang dalawang pwesto mula ikapito hanggang ikalima, na nadulas mula ikalima hanggang ikaanim. Bumaba naman ang Negros Occidental mula ikaanim hanggang ikawalo sa ranking. Umabante ang Iloilo mula ikawalo hanggang ikapito. Nakuha naman ng Cavite ang ikasyam na pwesto na nalampasan ng Isabela habang ang Pampanga ay nakapasok sa top 10 na inilipat ang Palawan ng isang ranggo. Napanatili ng munisipyo ng Carmona, Cavite ang ranggo nito bilang pinakamayamang munisipalidad sa bansa noong 2022 na may kabuuang asset na 6,523 bilyong piso. Ang Carmona ay ginawang lungsod. Sinundan ito ng mga munisipalidad ng Limay, Bataan at Silang, Cavite na napanatili rin ang kanilang mga pwesto sa ranking. Bumagsak ang Caintarizal mula sa dating posisyong pang-apat na pwesto na nagbigay daan sa Caluya Antique na pumwesto sa ikapito noong 2021. Samantala, kapansin-pansin tumalon ang ranking ng Kabugao Ilocos Sur mula sa ikasiyam hanggang ikalimang pwesto na nagtulak sa mga munisipalidad ng Rizal ng Taytay at Binangonan pababa sa listahan sa ikapito at ikasiyam na pwesto ayon sa pagkakasunod-sunod. Anim sa mga munisipalidad na nasa top 20 list ay nasa Ilocos Sur, habang lima naman sa Rizal.